This episode is brought to you by Leo Bato and Associates, ang realtor na pato. It was a big blow to me, ang relationship namin ni Kiko, where we were really friends. Hindi kami nag-collab, pero we would hang out. Alam ni Pia yan, like, naapektuhan ako nung namatay si Kiko, but I'm pretty sure sa'yo because pareho si, kayo ng... Si Sir Kicks ay isa sa mga talagang nagturo sa akin kung ano man ang, I think 90% na kung ano ako as an artist, galing kay Sir Kicks eh. Sinasama niya na ako sa mga Zirko gigs niya eh. Yeah. Ako magfa-front act ako ng 3 songs. Very generous na tao, no? Ikita ako ng, ano ba, 3,000 pesos, pambili ko ng gatas ng kambal ko. Yan, minsan naman mag-de-demo rapper ako sa mga production house sa Makati. Yes. Paano ba to? Ito gla ko kina Sir Mike Villegas sa Hit Productions. Sabi ng client, ito yung mga lyrics eh. Pwede mo bang gawing rap yan? Dali lang nun eh. Gagawin ko lang yan ng 5 minutes. Ire-record ko, kikita na ako ng 3,000 ulit. Yeah. So, sino ba ang hit? Sina Brian ba? Sina Mike Villegas, no? Ikaw nag-hit ka rin, di ba? Ah, hindi ka nag-hit. Oh, sina Victor Casas. Okay. Tapos, galing, no? Yan ang racket ko. And then, yan ang mga tinuro sa akin ni Sir Kicks. Pagka napapalakpak mo ang tao sa Zirko, hindi naman nakikinig ng rap yung mga yan eh. Sabi niya, pag napapalakpak mo yan, magandang training yan. So yung sinasabi ni Sir Enrico, sinasabi ni Sir Kiko. Lahat yan. Lahat yan. Ang maganda sa'yo, Glock, You go with the flow until the flow isn't really flowing. Hindi mo binabare. Sige, subukan natin. May ganun kang ugali. Hindi kasi ako anong alam ko, well, syempre si Sir Kicks, alam ko na hindi naman 'yan magsasabi na sa akin ng right. Ano, pero ramdam ko talaga yung suporta niya sa akin. Yes. 9.5 kami pareho eh. Oh, Chris, madumi na yung sapatos mo ah. Kuha ka dyan. Meron yung kwarto puro sapatos na bago eh. Kuha ka ng ano yan. Tapos yung first out of the country ko siya. Talagang pinilit niya na gusto niya maisama ako. Qatar, 2008. Kaya kita mo sa mukha niya nung dumating ako sa airport, tuwang-tuwa siya. Virgin to si Glock. Gumaganya yan, tas tuwang-tuwa. Masaya siya, lagi kasama ko sa pasyal doon. Yung ano, siya rin ba nag-recommend sa iyo para makilala si Chito, para gawin yung bagsakan? Ibang kwento 'yan. Although magkakilala na kami ni Sir Kicks noon, nanalo ako ng meron akong kanta, ang title Sayang sa Star Records. Ginawa ko ng music video, ang nag-direct nung si Topel Lee. Okay, si Topel. Sabi ni Topel Lee sa akin, Okay na yata ang sabihin ko ngayon ito. Tagal na naman direct, no? Black, gagawin ko yan, ha? Kahit 30,000 lang budget. Pero huwag mo ipagsasabi na ginawa. Huwag mo ipagsasabi 30,000 ng budget, ha? Ganyan. Ginawa niya. Nanalo yun ng music video of the year sa MTV Pilipinas. Galing. Na nag-present pa nun si Ellie Buendia. Tanda ko siya sa si Audrey. Aubrey Miles. Nanalo ako ng award sa MTV. Nasira ulo ko talaga eh. Tapos, pagkakuha ko ng award, pupunta ka sa backstage, nandun si Chito nakaupo. O, tapos nagkakilala kami ni Chits doon. Ganyan. Oh, Glock na. Ganyan. Tapos, hello. After a few days, biglang may nag-ring sa telepono ko. Ah, Glock 9. Sino? Text ba o call? Call yata. Ito po si Glock 9. Oh, sino to? Si Chito Miranda. Parang gusto kong murahin eh. Chito Miranda. Sira ulo ka ba? Hindi. Gagawa kasi kami ng bagsakan ng title ng kanta eh. Pwede ka ba sumali? Ako, ikaw, si Francis M. Tapos para to test kung totoo, sabi ko, nasa ABS ako na eh. Meron doon kettle corn sa harap ng Starbucks sa likod na ABS. Paiwan na lang yung CD doon. So, the following day, nandun yung CD. Sa loob ng ABS, yeah. Yung sa lobby. Nandun din yung address ng recording and date. Punta ako talagang soon. Masaya ako talaga. So, anong feeling? Wait, punta ka? Sa tracks. Wala pa letra to. Narinig ko na yung demo.
Doon ko na sinulat yung lyrics sa studio. Doon ko na yung ginawa. Punta ako, pagpasok mo, nandun si Dindin, tumatawag ng mga delivery ng pagkain. Tapos si Sir Kicks, sinabayan ako pumasok. Si Darius, nag-gitara. Yeah. Tsaka si Gabriel. Tapos na yata mag-vocal si Chito. Si Chito, and then nag-record si Sir Kicks, and then nag-record ako. Kaya pagka meron dun, di ba, parang birthday ko yung lyrics ko dun sa rap. Kasi yung saya talaga, yung mga isa sa mga... And yun din naman yung isa sa mga songs na tumulong sa akin. Did you know that it was going to be a hit? Kasama mo parokya ni Edgar tsaka si Francis. Yun na nga, diba? Diba? So, alam kong malaking tulong yun sa akin. So, ano naman sinasabi mo sa sarili mo nung pauwi ka, kinakausap mo na nanonood ka? Ang saya-saya ko talaga. Masayang-masaya ka talaga. And isa yan sa mga pinagpapasalamat ko ng mga nakilala ko. Pati yung Greyhounds. Ginawa namin ni Sir Kiko and ang Greyhounds yung koro. Yeah. Kasi at that time talagang hiwalay pa yung rock sa rap. Yes. Hindi ka pwedeng pumunta sa event namin, rapper ka eh. Yan ang pinag-usapan namin ni Andrew nung panahon namin ganun, wala. And then one time nagpa-event si Sir Kiko na isang Freedom concert sa Marikina, and then gines niya yung Greyhounds. Tapos kinanta namin yung koro. And then nung part ko na, binabato ako ng mga tao. Ginawa ni Reg Rubio ng Greyhounds, pinatigil niya yung song. Nilakad niya ako dun sa dulo ng T-ramp. And then inakbayan niya ako and sabi niya, kapag may problema kayo kay Glock, may problema kayo sa amin, sabi niya. And simula nun. Parang high school ano, no? Parang... Para kang bininyagan. Oo. Oh. Para kang pinakilala sa akin. Ganun din naman ang ginawa ni Chito sa akin. Isang UP Fair. Kinanta namin yata Lando o Bagsakan. Inakbayan niya din ako sa dulo ng T-ramp and parang in-endorse niya ako sa mga supporters nila. And ganun na din naman kung yung tingin sa akin ng mga tao, tropa na talaga. So malaking pasasalamat ko talaga sa mga yan. And, sabi ko anything na kailangan niyo sa akin, pag tinawag niyo ako, nandun ako. So yun din naman ay parte din ng mahabang mahaba pa na biyahe.